Steel. Steel rock, atomic. Steel may brand. Para doon kasi, hindi na kasi sa kanyang 30 by 30. Okay. So, ito na yung makikita nyo ay na pinaka-typical na makikita yung crossbar ngayon sa market. Aluminum yung frame niya, tapos bakal yung bracket. So, gagawa natin na paraan, may kapit doon sa CRV. Kasi wala nang crossbar para sa CRV ngayon na lumalabas sa Philippine market. So, ito yung bracket niya. Imo-modify natin yan. Ito yung itsura niya pag hindi pa nakakabit. O yan. Nakakabit natin siya dun sa CRV. Ito na yung itsura ng modified. So, minodify natin siya kasi yung butas niya ay hindi akma dun sa butas ng CRV. Kinabasan din natin yan para mag-match din siya dun sa paglalagyan. Kasi para hindi natin sisirain yung roof rail nun na plastic. So ito na yung modified. Kapag ito, paano kayo nakabit? Okay na, rolling. Ayan na, ito yung kakabit na natin itong modified na bracket. Yung gamit natin ayon para mas madaling fit. Lagi tayo ng isang washer. Spacer, mat lang ginamit natin yung spacer, tapos washer ulit. Para mag-divide-divide. Ito mo. Ayan yung lalagyan natin. Yan. Ito yung pinaka-roof rail yan. Layo mo nga para makita nyo yung roof rail. Meron yung dalawang opening na ganito. Meron yung dalawang gantong opening. So, isa doon sa dulo, isa dito. Yan. Kaya, pakita ko sa inyo kung paano yung dura yan. Yan, ganyan siya. May tatlong nut dyan na naka-weld dun sa mismong ano, bubong na pwede natin paglagyan na ito. So, ito. So, ano lang natin, screw natin yan dyan. So, wait, panoorin nyo na lang ha. Abot na rin yung crossbar tsaka yung mga ano. Ilapit nyo rin yung tornilyo. Ayun, lapit yung tornilyo. Hindi ko may gawa nun. Yan na yung magiging nakangyayari natin. May. Yan yung mangyayari dyan. Tapos may screw sa ilalim. Siyempre. Lagi present ang mga screw. Boss, what do you do for a living? Yo! Boss, gutom ka na? Oo, gutom na ako. Noras na? Alas-dos na, oo. Tangali na tayo. Tangali na, auto-block. Alas-dos. Alas-dos, tangali, auto-block. Channel pa yun, minsan, alas-4 pa. Di lang to sa CRV pwedeng gawin, marami pa. Sa NB350, nagawa na rin namin to. Itong gantong setup. Wala rin kang lagay ng crossbar. Saka hindi rin siya pwedeng lagyan ng gutterless kasi pag yun lang po dito yun, yung pinaka-bracket niya, tatamaan ng sliding. So, hindi siya fit para doon. Kaya, ganito rin yung ginawa natin sa kanya kasi meron din siya nakabang na tornilyoan dun sa pinaka-bubong niya. Apat yun. Ang nilagay namin na roof rack doon, nasa 3 metro yung haba. Tingnan natin yung mga tornilyo para i-slide na lang natin tong crossbar dito sa slot kit na lang. Tapos saka natin ipita para mas madali. Baka tamaan. Slide na lang natin ito. Papasok natin dito. Pag-alit siya guys.
Ayan. Hindi kita natatakpan ka man. Toto, pakita natin kung paano pinasok. Wait lang. Uy, papalabas. Ayan, so ito lang yan. Yung spare nut niya, yung spare nut papasok lang dito sa slot. So yan yan, para hindi na siya iikot. Boss, paano yung mukha ng gutom? Sige, testingin mo. Try mo umakyat. Akit ka? Siyempre, limitado lang kasi pwede ilagay na rope rack dito kasi ang distansya niya is 31 inches. Kaya pwede mo lang ilagay dito is 50 by 30. Yan, yan yung kakapit natin. Hindi na pwede magkapit na ganito kasi. Kahit ako to. Ito, hindi na pwede magkapit na ganito kasi kasi makakali ng malayo. Kaya, sa ganito lang ay pwede. Pero hindi kakapit natin. So, ayan mga paps. So, finish na po yung pag-install natin. So, kinakabit na lang yung cover dito para hindi kita. Titingnan natin mamaya sa kabila. Ayan, kinakabit niya. So, ito na. Kabitan natin. Crossbar. And then, yung roof rack. And then, right, and then, ito. So, yung mga bracket niya. Ayan yung kaninang ginagrinder, so para pantay. Paglagay ng gamit, hindi pa rin tatama. So, hindi mahirapan si yung client maglagay ng gamit. Matibay na matibay. Kahit ang gawin nilang hawakan, pwede. Ay, matibay na yung pagkakagawa natin. Balitin yung pagkakabrakit. Okay. Ay, yung bracket natin. Oo. Oh. Ay, malinis siya kahit nasabihin mo wala yung ano, original niya na code pa. Malinis yung pagkakagal. Yeah. Ayan, friend, thank you. Hindi siya perfect pero working 100%. Alright. Sige, okay. Thank you.